Hello mga ka-printing, welcome sa channel ko. Ngayon po, itong Epson LA05 ko. QE user ako, ito yung ink na ginagamit ko. So magta-try ako ngayon ng ano, kasi ubos na itong yung light ano ko, light magenta, ubus na. Tsaka yung magenta. Tsaka yung cyan, konti na lang. Ngayon, marami ang nangangamba kung magpapalit ng brand. Kung ano magiging epekto sa printer. Nung matagal na akong user ng QE, nung nakaraang taon na lockdown, mahirap manap ng ink. Nagtry na rin ako ng ibang brand, itong Unicolor. So far wala namang naging problema sa printer ko. Ganun pa rin yung yung sa kulay. Wala naman masyadong difference. Medyo matagal na rin kasi itong Epson L805 ko na pigment. Marami ng mga problema na na-encounter ako dito. Ito pa rin yung ginagamit ko. So, pumunta ako ng mga bilihan ng printer kahapon. Sobrang mahal ng mga printer. Tsaka bihira ka rin makakakita ng brand na ganito, yung L805. Dalawa yung L805 ko, dahil yung isa. Pero bahala ko na rin convert sa ano. Kaya lang meron akong customer na mas gusto niya kasi yung kulay ng UV dye. Kasi mas matingkad ang kulay ng UV dye kesa sa sa pigment. Tapos mas black na black yung pag ang piniprint mo solid black. Mas talagang solid yung pagka-black niya compare sa pigment. Advantage lang kasi talaga ng pigment. Hindi nag-smudge kahit na mapatakan ng tubig yung print out mo. So ito try ko. Hindi ko nalilinisin siya. Hindi ko naalisin yung mga ink. Idedirekta ko na to. Sulit na naman to. Tapos magpiprint ako. Meron kasi akong printing na may nagpapaprint sa akin ng sticker. So susubukan ko na i-handsol na lahat pero unti-unti kasi hindi naman sabay-sabay na uubos yung yung level ng ink. Ito nung kuyi to. Yung kulay yellow, hindi pa ubos. Ayan lang. Pero mayroon pa rin akong lalagay na kuyi kasi hindi ako naka-order ng light gamitin ko pa rin to. Hanggang sa puro hansol na yung gagamitin ko sa colored. Titingnan ko na yung magiging resulta. Pero yung black ko, kuyi pa rin yung gagamitin ko. Kuyi pigment. So, isasalin ko na. Ang disadvantage lang kasi nitong mga ganitong bote ng tulad ng hansol, mahirap isalin.
Di tulad ng kuyi, maganda yung ano, yung bote, yung dulo. Lulusot mo lang. Eh, eto, ano eh. Parang regular na, ano eh. Parang soft drinks. Yan, no. Mahirap, ano. Walang dulo. Parang, ano, walang imbudo. So, sasalina na natin. Makita nyo naman yung, ano eh. Ano ng printer ko talaga, ano, luma na to. Sira na nga yung takot. Ganyan lang gagawin. Anim na kulay to. Tensya na. May, minsan kasi natatapon. Pag nagmamadali. Kaya hindi ganitong malinis. Hindi ko na po guys nilinis ha. Nasa inyo po yun kasi marami ang magre-recommend na linisin muna yung tank pag ibang brand. Pero ako, itatry ko na hindi ko nalilinisin. Pero pigment din to. Kaya lang, kuyi brand. Ngayon, ang gagamitin ko, Hansol. Para sa colored. Pero, ang Hansol ko, tatlo lang kasi yun lang yung ano. Pero unti-untiin kong i-hansol na rin lahat yan. Nasa inyo po yun ha. Pwede nyong linisin para sigurado kayo o pwedeng gayahin nyo itong ginagawa ko. Nandito yung sayan. Ingat lang sa pagsalin kasi walang imbudo to eh. Di tulad nung ano, maganda yung dulo. Halos na ubos. Hup, di ko na napansin. Puno na. Puno na. Yan. Hansol pigment. Magenta. Naman. Wala akong Hansol na light magenta. Kuyi tayo uli. Pero
pag naubos to, mag-a-cancel na ako. Kuya. Ito, madali. Madali yung ano. Yung sa bote ng kuya. Dagan ko na yung black. Kuyi. Kuyi yung black. Ta, puno ba yung yelo ko? Puno. Oh, marami pa yung yelo. Ito, yung sayan. Pigment. Maraming to sa ano, Odeon o kaya sa Tees and Print sa Quezon Avenue. Yep. It's ayun lang, mahirap talaga sa Hansol. Hindi ko makakita. Tapon. Ayan, puno na. Kuyi and Hansol nan. Magkahalo. Ngayon, dito sa may likod, ayan, inaano ko siya, hinihigop ng scene range. Kasi hindi ko ito nagamit kahapon. Tapos i-head clean ko. Para umangat na yung ano. Para yung laman ng head mapalitan ng ano, nandito sa ano. Sa bagong char, bagong lagay na ano. Na ink. Dahan-dahan lang. Pag hindi kaya ng head clean, ganito yung ginagawa ko eh. Yung sa maintenance. Bago ako gumamit ng cleaning solution. Effective naman siya. Ayan. Sa Canon, dalawa yung wasos. Pero sa Epson, isa lang. Magkasama na kasi sa head yung ano, colored and black. Pero sa Canon, magkahiwalay yung black and colored. Tulad dun sa, ano, sa G-series. Sa isang video ko, yung G2010. So, subukan natin yung ano, print out. Tapos mamaya, pang makailang print out na, ipapakita ko. Pag nakapag-print na ako ng sticker. Ito yung advantage ng LA Top 5 eh. Madaling ilabas yung wasos. Di tulad ng mga L120, L310,
Yung mga bago ngayon, yung Echo Tank. Maigsi yung hose. Ito, mahaba. Andaling maglagay ng ano, ng extension na hose. Papunta dun sa bote. Papunta sa ginawa kong ano, yung sa mineral, sa empty na ano, na empty bottle ng mineral water. Then pakita ko, i-head clean ko. Lalabas ng yung ink dyan. Head clean ko lang. Lumalabas yung ano yun. Ayan yun. Diyan lumalabas yung waste. Kaya minsan, dun sa mga bago, napansin nyo, may mga, parang mga kumakatas na ink, puno na yung, ano, yung waste pad ng printer nyo. Minsan, located dyan sa gilid, dito sa gilid, o kaya dun sa ilalim. Pag nakailang reset na kayo, tapos hindi naman pinapalitan yung waste pad, o kaya hindi nililinis, o hindi na nila, hindi nilabas yung ano, yung hose, talagang kakatas yung printer nyo. Yan, magte-test print tayo. Buhay pa yung kulay. Maganda pa yung kulay. Pero mamaya try ko rin pag marami nang na-print. Magi-print muna ako ng maraming sticker. Para yung ano, yung tank, yung nilagay natin sa tank. Talagang nakarating na dun sa printer head.
So, ayun, ang ganda naman yung kulay. Magkahalo. Hansol. Hansol ink. Kahalo na yung kuyi. Yung kuyi black. Pero yung, ano kasi light cyan, kuyi pa, tsaka yung yellow ko. Kasi hindi pa ubos. So ngayon, wala namang naging problema kahit hindi ko na din rain. Maganda pa rin yung kulay niya. Mamaya, itatry ko ulit. So far po, wala namang pagbabago dun sa printout. Maganda naman yung printout nung napaghalo yung kuyi tsaka yung Hansol. Bali, yung color niya, hindi pa lahat Hansol yun ha. Tatlong kulay pa lang yung na-Hansol ko. Kasi yun yung walang laman sa tangke. Ito, light magenta, cyan, tsaka pink, tsaka magenta. Yung ibang kulay, puro kuyi na yun. So guys, kung gusto nyo magpalit, medyo risk pero based dito sa experience ko naman, ilang beses ko na rin nagawa to, nag-unicolor pa ako eh. Pero wala naman nagbago, hindi naman nasira yung printer head. Tsaka kasi nung mga dati, hindi ko na-compare kung ano eh, kung gaano ka ano, kung ano yung naging difference sa kulay. Pero kung paghahaluin nyo, wala namang ano, wala namang parts na masisira, lalong lalo na yung printer head. Yung Ferrari kanina, itry ko uling i-print. Tapos pag ko-compare ko kung ano yung nangyari. Tapusin ko lang tong ano, marami na akong na-print. Oh, mga sticker. Madami na. Wala naman nagbago. Hindi naman nagbago yung kulay. Ano, shout out din sa ano dito sa Yummy E-Juice. Ito yung kanina. Kaya nagpiprint ulit ako ng bago para makita ko uli yung difference. Purpose ko nito kaya nagprint ako uli na marami na akong naprint. Kasi umakyat na yung Hansol ink dun sa head. Ganyan na lang natin paglabas nung ano, piniprint. Same lang din yung Ferrari rin yung pinrint ko. So ayan na po, lumabas na yung pinrin ko na pangalawa. Ito yung huling pinrin, tas ito yung kanina. Oh. Kayo na po ang humusga kung may nabago ba. Ito yung nauna. Palalagay pa lang nung ano, nung Hansol diyan. Nag head clean tayo, tapos hinigop natin yung ink dun sa may waste hose bago tayo nag print. Tapos ito yung huling pinrint. Marami na akong naprint bago na print tong nasa huli. Maraming sticker na inaprint ko. So marami ng Hansol na ink dito.
Ito pure kuyi. Yan, kung may nabago ba. So guys, kayo na po maghusga kung may nabago ba dito. Pero ano, 99.9% hindi nasira yung head. Walang nasira. Matagal na tong printer ko. Epson L805. Yung sa kabilang printer ko, ano yan, kuyi dye. Puro kuyi lang ginagamit ko dyan. Pero minsan nalalagyan ko yan ng, ano, ng universal ink. Hindi naman din nagbago, basta dye lang. Wala naman nasira ito. Nalagyan ko ng ganito nung hindi ako nakabili ng kuyi. Pero karaniwan talaga, kuyi yung ginagamit ko. So guys, mag-subscribe na kayo. I-hit nyo na yung bell button para ma-update kayo sa mga video yung i-upload ko. Goodbye.